inyo, bakit po mahalaga ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon? Okay? Bakit po mahalaga? Okay? So, mayroong tatlong rason kung bakit mahalaga po, no? Dito po 'yun sa Luke sa Colossians chapter 2 verse 8. Kayo po, sister, may Bible? Meron din. Meron din. Okay. So, Colossians chapter 2 verse chapter 1 verse 28 po, no? Colossians chapter 1 verse 28, ang sabi ho dito sa wikang Tagalog na siya naming ipinangaral na binabalaan ang bawat tao. Pag sabing binabalaan, ibig sabihin, kung sa English pa po ay winawarningan, no? Kasi tayo, winawarningan tayo ni Lord, eh, no? Sa pamagitan po na kanyang mga salita. So, sino hong tinutukoy dito na tao? Siyempre, tao ng Diyos. Tayo po yun, no? Tao ng Diyos, mananampalataya, mga anak po ng Diyos. At ano pa po sabi dito? Tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan, no? Siyempre, karunungan tungkol sa ating Panginoon. Okay? At ang sunod, upang maiharap nawa namin ang bawat tao na sakdal kay Kristo Jesus. Yun po ang sabi ni Pablo, no? At ang kausap po dito ni Pablo, yung church ng Colossus, okay? Yung mga, ang church ng Colossus, ibig sabihin, yung mga mananampalataya, yung mga naglilingkod na po sa ating Panginoon. So ito pa ang dahilan kung bakit ipinapangaral ang salita po ng Diyos. Kasi tayo, sa English pa po, warning every man. Binabalaan ang bawat tao. Tayo po yon ang binabalaan po ng ating Panginoon. Winawarningan po tayo niyan. Ngayon, ano po ba ang mga warning ng ating Panginoon sa atin? Okay? Kasi mahirap po ang isang mananampalataya, hindi na po nawawarningan. Hindi po ba? Pagka kasi hindi na tayo winawarningan ni Lord, may tendency po na akala natin minsan yung mga ginagawa natin, okay lang, pero in the sight of God pala, meron tayong lapses po sa ating Panginoon, no? Meron tayong ginagawa na hindi natin minsan naalaala na ito pala ay hindi na kalooban, no, ng ating Diyos. Kaya dito, ano po ba ang warning ng ating Panginoon? Okay? Sa Colossians chapter 2 verse 8, sabi po dito, ang warning po niya, sabi ho dito, mag-ingat. No? Mag-ingat tayo. No? Yun pong warning ni Lord, mag-ingat tayo. Saan tayo mag-ingat? Na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng pilosopiya. Hindi po ba, maraming tao mga pilosopo ngayon, no? O, mga pilosopo, no? Hindi totoo yan. Mga ano lang yan, gawa-gawa lang ng tao yan. No? Samantalang ito, malinaw naman yung banal na kasulatan na ito po talaga ay salita po ng Diyos at ipinahayag po talaga ito ng ating Panginoon. Okay? So, mga pilosopo, no? Ano pa pong sabi ng mga pilosopo sa atin? Baka mapunta ka na sa langit niya. Yeah? Kaya ang sagot ko naman dyan sa kanila, bakit? Ayaw mo ba mapunta sa langit? Gusto mo sa impyerno? Di ba? So, malinaw po na dito ay winawarningan tayo ni Lord na baka tayo mabihag ng sinumang tao. Kasi maraming tao ngayon, hindi ho naglilingkod sa Lord. No? At bukod doon, nakita natin ang mundo natin ngayon, palala na napalala. Tama po? Pasama na napasama po talaga yung mundo po natin. Okay? So, syempre, bilang mga anak po ng Diyos, ay kailangan natin panghawakan ang warning po ng ating Panginoon. Okay? Ano pa pong sabi dito? Hindi lamang filosofya, kundi at walang kabuluhang panlilinlang. So marami kasi tao ngayon nanlilinlang, you know? Dinadaya tayo, manlilinlang, no? Marami nga ngayon sa computer lang, mga scammer, di ba? Panlilinlang. Napakarami po, no? Para lang ang tao ay makakulimbat, no? Ang ginagawa nila lahat na kasamaan para po makulimbat, no? Para po sila ay makapanlamang, eh nga, no? Sa kapwa-tao. Pero ayaw po ni Lord yan. Kasi nga po, sabi ni Lord, ay mag-iingat tayo, no? Sa mga walang kabuluhang panlilinlang. Ano pa? Ayon sa tradisyon ng mga tao. So alam po natin, no?
Pinag-iingat din tayo ni Lord sa mga tradisyon daw ng mga tao. Ano po ba ngayon ang tradisyon na nakikita natin sa mga tao ngayon? Mga tradisyon po. Diba? Mga tradisyon karamihan, mga piyesta. Mm-hmm. Diba? Mga tradisyon po yun, no? Ano pa po yung mga tradisyon natin nakikita dito sa lupa? Oo, mga nagsusugal, no? Tradisyon na ng tao yan, eh, no? Ang naging problema kasi, umpisa po yan sa maliit. Tandaan po natin. Ang isang bagay, nag-umpisa po talaga yan sa kaunti. Hanggang sa parami na yan, parami. Kasi ang tao, madali lang po talaga ma-addict, no, sa mga bagay sa mundo ito. Madali lang matukso, madali lang siya madala, ika nga, malinlang, no? Sa mga bagay dito po sa lupa. Okay? Kaya sabi ni Lord, mag-ingat tayo. No? Ano pa pong sabi ito? Ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan. So mag-ingat din daw tayo. So marami po yan, mga pasimulang aral ng sanlibutan ito. Di po ba? Ano pa po bang mga pasimulang aral ng mundong ito na atin po nakikita? Okay? So, ang iba, no? Mga pasimulang aral dito sa mundo ay nakikita po natin, no? Katulad po noon na binida ni Brad na pagka daw ganun ang klasik kamatayan, eh hindi daw pwedeng idalhin sa simbahan. Mali po yun. Mga ano po yan, eh, mga tinatawag na pasimulang aral yan ng mga tao, no? Wala naman po sinasabi ang Panginoon, eh. Okay? So, ano pa po? At ang sabi dito, at hindi ayon kay Kristo. Ito pala mga ito, hindi ayon kay Kristo yan. Yung mga tradisyon, mga filosofiya, mga paningin ng tao, no? Mga pasimulang aral, lahat po yan, hindi pala yan ayon kay Kristo. Kaya po, hindi ho natin, pagka sinabi na hindi ayon kay Kristo, ibig sabihin, hindi natin dapat paniwalaan. Tama? Hindi dapat natin panghawakan yung mga bagay na ito. Kasi ayaw po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So napakahalaga yung warning ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Lord ay warning every man. No? Sinong man? Tayo po yun na mga tao po ng Diyos. Kaya po tayo ay bilang mga anak po ng Diyos, meron din pong binabanggit po yung ating Panginoon, no, sa pamamagitan po ng mga salita po ng Diyos sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14, no? Sabi dito, huwag kayong makipamatok nang di panatay nakasama ng mga di mananampalataya. Kasi po, pagka ang kasama natin lagi, araw-araw, minuto-minuto ng buhay natin, yung taong hindi mananampalataya, ano po ang tendensya, ano po mangyari? Mangyari po, matangay tayo. Tama? Kasi hindi po talaga pwede na mananampalataya ka ni Lord, tapos, yung buong buhay mo, doon lagi sa mga hindi mananampalataya. So, ayaw po ni Lord yan, kasi may tendensya na tayo po ay mahawaan. Tama po? Okay. Ano pa pong sabi dito, ituloy natin? Sabi ko dito, sapagkat ano bang pakikibahagi, meron ang katwiran ng di pagkamatuwid. At ano bang pakikisama, meron ang liwanag sa kadiliman. Verse 15, at ano bang pakikipagsang-ayon, meron si Kristo kay Bilyal. Si Bilyal, Diablo po kasi ito. So hindi pwede magsama ang Panginoong Kristo at saka ang Diablo. Magkahiwalay po talaga yon. Kasi ang Diablo, ano po yan, eh? Laban siya sa nais ng Panginoon, no? Yun po yung attitude ng Diablo. Ano pa po? Ituloy natin. Sabi pa po dito, o ano bang bahagi meron siya na sumasampalataya sa hindi mananampalataya? At ano bang pagkikipagsundo meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat kayo ay ang templo ng buhay na Diyos, gaya ng ang Diyos ay nagsabi, ako ay mananahan sa kanila at maglalakad sa kanila at ako ay magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Verse 17, kayo nga lumabas mula sa gitna nila. So, winawarning din tayo ni Lord na tayo daw ay lumabas, umiwalay, umalis
sa kanila. Sinong kanila? Sa mga hindi mananampalataya. Tama po? Sa mga ginagawa ng Diablo. Kaya ituloy ho natin, sabi pa po dito, sinasabi ng Panginoon, at huwag hipuin ang maraming bagay, sabi ni Lord, at tatanggapin ko kayo. Verse 18, at magiging isang ama sa inyo. Sino? Si Lord. At kayo ay aking magiging lalaking anak at mga babaeng anak, sinasabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Kasi anak na po tayo ng Diyos eh. Tandaan po natin, meron anak ang Diyos, meron din anak ang Diablo. Okay? Hindi ho lahat ng mga tao sa mundo, anak ng Diyos. Okay? Marami ho anak ng Diablo. Tingnan niyo po mga ginagawa. Laban lahat yan sa ating Panginoon. Okay? Laban yan. Against talaga yan sa Lord. Okay? Kaya tayo mapala dahil winawarningan tayo ni Lord, pinalahanan tayo, ibig sabihin lamang, para magulang po yan, lagi natin pinaalalahanan yung ating anak. Tama po? Kasi ang pakailaman na magulang, maging mabuti ang kanyang anak. Tama po? So, ganun din po yung Diyos. Bilang ama natin, bilang Diyos natin, bilang may-ari ng buhay na natin, ay ganun din siya, nagpaalala din po sa atin. Nagbibigay din po siya ng warning sa atin. Ako po, gusto kong wawarningan lagi ni Lord kasi para maging alerto ako sa buhay. Tama po? At tandaan po natin, ay pagka ang isang anak ng Diyos kasama niya, ang anak ng Diablo may tendency po na mahawa siya doon. May tendency na madala siya. No? Halimbawa, sabi po ng 1 Corinthians, no? Basahin po natin ang chapter 15 verse 33. No? Ang sabi po dito, paalala ulit ni Lord, huwag magpalinlang. Bakit? Ang masasamang mga pakikisama ay sumisira ng magagandang mga ugali. Okay? Kaya subukan po natin, no? Marami po yan na nakita natin sa ating paligid. May mga mananampalataya, no? Na nangawala na sa paglilingkod sa Lord, ang laging kasama yung mga makamundo, no? Bukas makalawa, ganun na rin po siya. Totoo po yan, di ba? Totoo po. Kasi sabi ni Lord, ang masasamang mga kasama, nakakasira po yan ng magandang ugali. Imbis na magandang ugali mo sa Lord, pagkakasama mo lagi, masasama, o di po ba? O kahit ganito lang eh, araw-araw, pagkasama mo bakla, bukas makalawa, maging bakla ka na rin. Tama po? Pagka ikaw ay hindi uminom, kasama mo lagi, manginginom, bukas makalawa, manginginom ka na rin. Totoo po yan, sabi ni Lord. Ang masasamang kasama, nakakasira na magandang ugali. Okay? Siyempre, kung ikaw ay maka-Diyos, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, dapat kasama mo yung mga lingkod din ng Diyos. Yung mga anak din ng Diyos. Di po ba? Para po ay hindi ka matangay, no? Doon po sa mga maling ginagawa ng mga taon. Kaya ang mga tao ngayon, marami po napapahama. Bakit? Kasi unang-una, marami ngayon hindi talaga naglilingkod sa Lord. No? Iilan lang ang mga naglilingkod sa ating Panginoon. Iilan lang po. No? Nabibilang mo lang yan sa daliri. Okay? Pero napakarami ngayon, karamihan ngayon, ano sila, allergy sila pagka mga ganitong ginagawa. No? Ayaw na ayaw po nila nito. Para sila napapaso niyan. Tama ba? Okay. Pero tayo, bilang anak ng Diyos, itong gusto natin. Bakit? Eh, gusto natin sumunod eh, sa ating Panginoon. Gusto natin maglingkod sa Lord. Gusto natin ang buhay natin maging maayos sa harapan ng ating Panginoon. Ayaw natin na tayo po ay mapariwara. Tama po? Higit sa lahat, syempre, ang Diyos, ayaw po ng Diyos yun. Kaya nga tayo tinuturuan ng ating Panginoon. Po ba? Kaya mahalaga po yung mga warnings po ni Lord na dapat po natin makita na ito palang dahilan kung bakit pinapangaral ang mga salita ng ating Panginoon. Okay? Hindi lamang po warning ng ating Panginoon yung sinasabi po sa atin, kundi ang sabi pa po niya dito, at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan. Tayo din pala tinuturuan ng Panginoon upang tayo ay maging marunong sa kanya mga salita. Okay? Siyempre, kung walang tagapangaral, hindi natin malalaman. Tama po? Kung walang nagabagbahagi, hindi natin alam kung anong sinasabi ni Lord. No?
Pero purihin po ang Diyos sapagkat sa pamamagitan po ng kanyang habag, awa, biyaya sa atin, ay pinagkalooban po tayo ng mga ngaral ng ating Panginoon na ang motibo, totoo, na naglilingkod sa Diyos. Hindi yung mga ngaral na para sa kapakinabangan, no? No? Karamihan ngayon, pera-pera lang din ang pangaral po, di po ba? Kaya minsan pagka hindi ko lang alam kung naranasan nyo, no? Sa bus, may mga umakyat dyan na may bigay ng sobre yan. Tapos mga ngaral sila, di ba? Noon sa palengke, pero ngayon na nabisto na yung kanyang kanilang ano, mga ginagawa, di ba? May mga supot sila. Oh, para sa Panginoon po, para sa Panginoon. Hindi po ganoon ang pagbibigay sa Lord sa church. Hindi po kung saan-saan. Kasi karamihan ngayon, ang ginagawa nila, kinakalakal nila ang salita ng Diyos. Marami po ngayon. Di po ba? Ginagamit lang yung tao, mangaral, ginagamit lang ang Diyos para sila po ay makakulimbat. Pero mga tao na yan, ang motibo nila para lamang po sa kanilang sariling tiyan. No? Opo. So, Romans chapter 16. Basahin ko po sa inyo, ha? Ito po yung katotohanan, no? Na sinasabi ni Lord, but dito tayo magtapos. Okay? Romans chapter 16. Verse 17, no? Sabi dito, ngayon ay namamanik ako sa inyo, mga kapatid. Kanina naka-address sa mga kapatid. Natandaan sila na nagdudulot ng mga pagkakabahabahagi at mga katitisuran na salungat sa doktrina na inyong natutuhan at layuan sila. So may mga tao pala na nagdudulot ng pagkabahabahagi. Kasi bakit nagkabahabahagi ngayon ang mga reliyon? Yung mga naglilingkod sa Lord. Kasi marami salungat sa doktrina ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Ang kanilang motibo lamang ay para sila makakulimbat. Tama po? Marami ho ngayon eh, no? Hindi naman lahat, pero napakarami po ngayon. Na ang sabi ho dito ay mga nagdudulot daw ito, sabi ni Lord, ng mga katitisuran na salungat sa doktrina na inyong natutuhan, at ang sabi ni Lord, at layuan sila. Gusto talaga ni Lord na lumayo tayo sa mga taong ito. Verse 18 ang sabi, sapagkat sila na mga gayon ay hindi naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo kundi sa kanilang sariling tiyan. Tingnan mo, naglilingkod pala sila sa sarili nilang tiyan. Mabuti na lang, maliit ang tiyan ko. Kaya karamihan ngayon malalaking tiyan eh, no? Okay? At ang gusto pa nila ito, kailangan marami. Kailangan marami sila madala sa simbahan para marami din ang magbigay. Ganun lang po yan ang purpose. Balisa sila na kaunti lang yung mga na sumasamba. Sa atin o hindi, dalawa o tatlo nakakatipon, sabi ni Lord. Saan po si Lord? Nasa kanilang kalagitnaan. Sa atin, hindi issue ang kaunti. Hindi issue ang marami. Ang mahalaga, tayo, totoo, tunay, na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hindi ho katulad nila na sila pala naglilingkod sa sarili nilang tiyan. Ibig sabihin, sariling tiyan, kapakinabangan, ibig sabihin, no? Yun lang pong gusto nila eh. Hello, sister. Okay. Now, ituloy ho natin, mga kapatid. At ang sabi ho dito, ituloy ho natin, at sa pamamagitan ng mga mabubuting salita, no? Magagaling din po sila manalita, no? At sa kanilang pamamagitan ng mga mabubuting salita at mga magagandang talumpati ay nalilinlang ang mga puso ng mga walang malay. So nalilinlang talaga ng tao, lalo ng tao walang alam tungkol sa ating Panginoon. Lalo ng tao walang alam na akala nila dahil Diyos din daw pinapangaral, okay yun. Hindi ho. Alamin natin ang motibo ng isang mangaral. Tama? Alamin natin yung pagkasinsiridad ng isang mangaral. Okay? At sa paglilingkod sa Lord, sa pangaral sa itan ng Diyos, dapat walang kondisyon. Tama po? Okay? Gawin mo yan para kay Lord.
Ganun pong ginagawa natin. No? Ganun pong ginagawa natin. Ginagawa natin ito para sa Lord. Kasi kung gagawin natin ito para sa tao, sigurado hindi tayo tatagal. Tama po? Sa paglilingkod po sa Lord. At ang paglilingkod sa Lord, hindi po isang linggo lang. Hindi isang araw lang. Hindi isang taon lang. Ang totoong paglilingkod sa Lord, yung katapatang paglilingkod sa Lord, lifetime. Habang po siya nabubuhay sa mundo, dapat paglingkuran niya yung tunay at totoong Diyos. Katulad po nito na atin pong pinaglilingkuran po ngayon. So napakahalaga po, no? Yung warning ng ating Panginoon. So, marami ngayon yan, mga simbahan. Kaya tayo mapala dahil na dinala tayo ni Lord sa tama at totoong paglilingkod. Na walang halong anuman, kundi ito po ay tunay na paglilingkod. At ang paglilingkod na ito ay kusa. At ito po ay walang kondisyon na hinahanap sa Lord. Pero tingnan nyo naman, sa atin pong pagpapatuloy sa Lord, kahit kailan, hindi tayo pinabayaan po ng Diyos. No? Pinagpapala pa nga tayo ni Lord. Eh, no? Totoo pong sinasabi ni Lord, ang pagpapala talaga ay tuloy-tuloy yan kapag ka sinusunod natin yung ating Panginoon. Basta unahin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Pag sinabing kaharian, ibig sabihin yung kanyang mga gawain, yung kanyang church. At ang sabi ni Lord, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag ko lamang sa inyo. So, ang blessing nandun po yun. Ayan natin si Lord ang magpala po sa atin. Basta gawin natin yung ating parte sa ating Panginoon. Kasi bilang anak ng Diyos, meron tayong responsibilidad sa ating Panginoon. Katulad po ng anak natin, no? Ang mga anak natin, meron din yung responsibilidad sa atin bilang magulang. Tama po? Okay? Na alalayan ang magulang. Ito ba? At tayo din, meron din responsibilidad sa ating anak, no? Na alalayan din yung ating anak. So, vice versa, meron tayong responsibilidad po sa Lord. Kaya napakahalaga po ito na makita ho natin na ang mga warnings po ng ating Panginoon ay lagi ho natin dapat panghawakan sa atin pong paglilingkod na ito. At ang paglilingkod sa Lord, hindi po yan basihan ang pera. Tama po? Hindi yung basihan niya ang pera. Ayaan natin si Lord magpala sa atin. Basta gawin natin. Kasunod na lang po yun, yung mga bagay na material sa atin. Okay? Kasi maraming mga tao ngayon ay umpisa naglilingkod sa Lord kasi akala nila ay may pera dito. No? May pera dito. Hindi yung gano'n ang motibo dapat. Dapat maglilingkod ka sa Lord, talagang totoo at tunay na paglilingkod sa Lord. And then makita mo kung paano tayo pagpalain po ng ating Panginoong Diyos. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglilingkod sa Lord. At kung meron man mga importanteng bagay, okay lang po yan. No, okay lang po. At hindi naman tuwing linggo, meron tayong ganun, di ba? Oo. May mga time talaga na talagang busy tayo. May mga time na ano. Pero kung nandun ka lang naman sa bahay, wala kang gagawin, why not? Diba? Tama po. Maglingkod tayo sa Lord. Asamba tayo sa Lord. Punta tayo sa gawain ng Panginoon. No, napakasarap maglingkod po sa ating Panginoon sa buhay sapagkat punong-puno man tayo ng problema sa mga pagsubok sa buhay, nandiyan po ang Diyos na tumutulong po sa atin. Nandiyan po ang Diyos na gumagawa para sa atin. No? Siya kasi ang kakampi lang natin eh. Sa totoo lang, wala nang iba. Siya po talaga. No? Kaya niyang kilusin ang mga taong yan na para tayo ay mabigyan ng katugunan ng atin pong mga pangilangan. So ganun po siya. Kabuti po sa buhay po natin. Okay? So, purin po Panginoon, nawa, tayong lahat ay patuloy na ang warning ng Panginoon, pangawakan natin at magpasalamat tayo sa Diyos na tayo po ay winawarningan ng ating Panginoon. Yan po ay party po yan ng ating paglilingkod sa ating Diyos. So, tanong po, bago tayo